wala daw nangyayari. Marami ang umangal at mga nagsasabi, wala daw pagbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran, sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan, di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa, pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Kinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo, binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sinong susunod sa kanyang yapak, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Yes, magandang araw po and welcome back ulit sa ating video. Ngayong araw po ng Huwebes. Ayan, so today po is July 8, 2021. Alas 12 po ng tanghali. So yung nakikita nyo po na yan, Rojas Boulevard po, no? So mula doon sa may Baclaran, doon sa may Redemptorist Church, tatawid po, no, yung linya ng LRT1 Cavite Extension, patawid dito sa ating pinakapwesto. So doon ba sa may unahan hanggang dito. Ayan, and then dadaan po dito sa parang creek. Ayan, so dyan po siya dadaan. And ngayong umaga, ngayong tanghali, ayan, nagaganap, no, yung descending activity dito sa may Asyana, malapit. Yan yung pinaka magiging pundasyon ng riles ng ating LRT 1 Cavite Extension. So dito mismo siya dadaan, no? Sa bahaging ito, dito mismo siya dadaan sa parang creek. Ayan. Sa may bandang unahan, papunta na po yan doon sa may City of Dreams. So, meron pa tayo dyan. Ayan. Papunta na yan ng ano, ng Cavite. Ayan, so naglalakad lang tayo dito po sa may gilid ng creek. Papunta tayo dun sa may bandang unahan. Buti naman itong ano, wala masyadong basura. So doon banda sa may pagtawid lang, no, sa may kabila. Ayan. Pagtawid doon banda sa may kabila lang ng tulay na yan. Eh nakikita na natin yung mga poste, no. Nakaporma na. Ayan, no. Puntahan natin yan maya maya lamang. And samahan nyo lang po ako sa ating update ngayong tanghali. Salamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos ating bayang sinilangan. Iba-iba na talaga ang pagbabago, pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao nangawalang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang-iba na yung dating tambakan ng basura, dinadagsana ng tao at pinupuntahan. Ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim, maliwanag na ang dating daanang magiging. Ayan po, oh. Nakikita nyo na po ba yan? Nung last na punta natin dito, wala pa pong napoform na mga poste dyan. Pero pagbalik natin ngayong July 8,
Ayan o. Malapit na. Ayan. Siyempre, lalapitan pa natin yan. Maya-maya. So, andito na tayo sa Asiana City, dito sa may Parañaque, at syempre tatawid na tayo dun, papunta sa may kabilang side. Damang-dama nyo na po ba yung mga pagbabago? Eh kung hindi pa, naku, magpa-check na po kayo. Kita niyo po ba yan, oh? Tsaka ito po, oh. So dito na ito, no, sa may City of Dreams na to, no. Yan, so dyan dadaan, no, sa may gilid lang nila yung, yan, no, kita na natin dito yung mga poste. Sunod-sunod na. So, ayan na yung mga poste, no, sunod-sunod na, na porma. Ating mga tiga MMDA. Ayan o, tingnan niyo po. O diba? Itong ano, literal na sinasabi na hindi na talaga drawing, hindi na plano, no? Totoo na. Andiyan na, LRT1 Cavite Extension, talagang totoo na. Doon banda kasi sa may Parañaque, sa may unahan pa, and Las Piñas, talagang yung pinaka-platform niya, no? Yung dadaanan mismo ng Riles, eh meron na. Yan, sunod-sunod. Nasa loob siya, no, ng vicinity ng City of Dreams, yung lalakaran. Kaya sinasabi na medyo dyan natagalan sa right of way itong LRT1 Cavite Extension dahil nga po sa problema sa mga right of way. So just imagine from Balintawak to Bacoor, no? Makakat na yung biyahe dahil dito sa napakagandang proyektong ito. Lakad lang tayo, tanghaling tapat, no? Sakto lang naman yung init. Parang ang bilis nung ano, ah, pagkakatayo ng mga poste, kasi parang 2 months ago ata ako nang huling nag-update dito sa bahaging ito, no, ng LRT1 Cavite Extension, and wala pa tayong nakikita mga nabuo na mga ganyan.
Pero pagbalik natin ng July, eto na. So ito yung ilog ulit. Ay, ang galing naman talaga. Tingnan nyo po yan, oh. Oh, wow. Tingnan nyo po yan. Ang dating ano lang, plano. Ang dating drawing lang. Ngayon, eh, totohanan na po. Ako, yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang siyempre, lakad tayo ulit sa gilid nitong ilog. Itong ilog na ito, no, eh papunta din ito ng ano, ng Manila Bay. Eh buti na lang wala ring mga kalat, basura masyado, no. So, doon tayo nang galing kanina and binabaybay natin itong area dito na daanan nga po ng LRT1 Cavite Extension. So yung kanina nakita nyo, no, yung descending activity doon sa tapat ng may Asyana. Yung mga nakikita nyo lang po sa nakita nyo kanina, no, sa pinanggalingan natin, mostly yan lang yung pina, yung parang bakal sa ilalim ng pinakaposte. Yan, and nagde-descending sila. And later on, ganito na po, no, yung mga makikita natin doon. Tatinupad niya ang pangako, yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayang sinilangan.